Wait lang po, pinapawisan na po siya. Yes, yan ang dahilan kung ba't dinala ko dito. Actually, yan po talaga, assistant po niya ako. Kamusta naman ang pandemya natin? Grabe, 2 years. More than 2 years na ba? Yeah. Ayun, kaya ito si Mrs. First time in a long, long time nakapag doctor's visit siya. So, nandito kami ngayon sa Maynila. Pinunta namin yung doktor ng Mrs. ko. And kalalabas lang namin. And since nandito na rin naman kami, ayan, nangungulit si Mrs. Gusto mo na pumasyal. Nabalitaan ko recently sa social media. Alam ko, nabasa nyo na rin ito. Umiikot, di ba, na napakaganda na daw ng ginawang transformation ng ospital na Maynila, na napakaluma ng ospital. Di ba? Yeah. Parang panahon pa yata ng misis ka. Panahon pa ng lolo ko. At syempre, hindi nyo naman, di ba, hindi naman may kakaila na si Yorne, di ba? Si Mayoris ko. Eh, kasama ko rin sa Das Entertainment. Tropa ko yan eh. Kaya gusto ko rin naman makita kung ano yung mga ibang nagawa niya dito sa Maynila, na I'm sure curious din kayo dahil nababasa niyo sa social media. Ayan, no? Oh, di ba? So, yan ang ospital ng Maynila. Ito yung bagong wing na under construction pa. Yung actual hospital na pinunta namin nandun sa likod. So, tara! Tutal, nandito na tayo. Samahan niyo kami. Okay, tara. Oh, basta mabilis lang tayo ah. Oo, mabilis lang tayo. Ayan. Ayan, bukas sila. Ayun, ito sila. Wait, tara, may mga... Ay, teka, may mga tao. Oh, may mga naka-hard hat. So, malamang ano to. Mga nagtatrabaho dito. Tanungin natin po. Nang Google o. Oh. Ano po, si Chucky Dreyfus po, misis ko po. Napadaan lang po kami kasi, syempre, nakita namin yung bagong ospital ng Maynila. Ano po pangalan po nila? Sheila. Sheila, Miss Sheila. Kayo po? Rita po. Miss Rita. Ayan. At saka si Sir? Ernie. Ayun. Parang Sesame Street. Ayun. Ginano pa si Bert. Medyo baka nagtataka kayo kung ba't kami napadpad sa loob. Bukas naman siya. So, open. No? So, curious lang kami makita kung ano po yung progress na, kasi nakikita namin sa social media na napakaganda talaga ng transformation ng ospital ng Maynila, na sabi nga nila napakaluma na, napaka-dilapidated na dati, ngayon daw eh. Proud na proud ang mga kilala kong kaibigan naman ni Lenios na ang laki daw ng pagbabago talaga. So ako naman bilang osisero at misis kong osisera, okay lang po ba na pumasok po kami sa loob? Kung wala naman pong ginagawa. So sige po, kayo pong tatlo po ba ang sasama sa amin? Aba? Special, tatlo pa. Sila pang tatlo ang sasama sa amin. Full force, ha? Napansin namin itong lugar na to sa labas. Ito may mga blue chairs. Ano pala to? Vaccination area po ito, no? Ayan, makikita ninyo. Vaccination area for booster vaccine. Ayan po, may mga ilan nakapila dito. Tapos pati doon may mga tent. So nandito kami ngayon sa lobby ng bagong ospital ng Maynila. So, hindi pa naman ayos pa lahat, pero maganda na. Makikita nyo na nagkakaroon na ng itsura, di ba? Sobrang laki na ng pinagbago, sabi nga ng mga kaibigan namin. Pwede naman po, sama-sama po tayo. Okay lang po. Okay. Okay. Vaccinated. Yes, ito na rin po. Yay! Tara po. Ito yung operating room complex. Second floor na po kami. Sige po. Okay, so ito po, scrub up area. Di ba, pag nakikita niyo yung mga medical drama, di ba yan? Yung mga naghuhugas ng kamay. Eh, dito po yan, ano? Yung naghuhugas ng kamay bago yung ganun-ganun. Di ba, may para malinis sila bago kayo operahan. So, minor OR, OR3. Ayan, marami sila mga operating room dito. Ikutin na namin kasi nga tama, pag operational na to, bawal na kami dito. Sub-sterilizing. OR2. Wala na po ditong... Wala na pong pupuntahan po to, or... Fire exit po to, guys. Alam nyo naman, pare-pareho lang naman ang itsura ng fire exit, hindi ba? So, saan punta ka dito? Yung pre-op at saka post-op. Pre-op and post-op. Ayun. Before sila i-operate, dito muna sila
Tapos pagkatapos i-operate dito. Parang ano, recovery room. Ayun. Kano mo? Paano? So bago ka dalhin sa OR. Sige, kunyari dito ka muna. Kunyari real estate agent ka. Sige, kunyari pinagmamalaki mo at binibenta mo, sige, paano? Sige, ganito po 'yun. So bago ka dalhin sa operating room, dito ka muna sa pre-op area. Ayan. So dito ka magbibihis, dito ka kukunin ng vital signs mo, tama po ba 'yun? Oh. Oh, ang galing. Oh, sige, sige, so, hospital na. Recovery room dito mo. Papahinga ka naman, hanggang sa magising ka. Tanungin ka na, kamusta nararamdaman mo? Bigyan ka ng gamot, palit ka ng gown. Okay, tama mo ba? Ang po ako. yun lang bambatayan para maging doktor. Di ba? Tapos siya kasi nagdadalit sa, ano, sa ward. Or sa, ano nila, sa rooms nila. Ah, okay. So, ganun pa. So, antayin ko mo lang magising bago ka nila i-room. Ano yun, ano mo? Sabi ko, dito daw reception area. Mali ko po. Nurse station. Male doctors at female doctors. Ano, room. Male doctors room? Ah, tambayan ng mga doktor. Kumbaga sa eskwelahan, yung faculty area. So, tayo lang po. Wait lang po. Male doctors. Wait lang po. Pinapumisa lang po siya. Yes. Yan ang dahilan kung ba't dinala ko dito. Actually, yan po talaga. Assistant po niya ako. And female doctors. So, magkahiwalay talaga ang mga male and female doctors, no? Ah, mga operating room pa rin pala to. So, itong mahabang hallway na to, additional operating rooms pa pala to. Akala ko yun lang yun. Ito, operating room pa pala to. Ano floor naman po ang punta natin? Third floor. Guys, ito naman daw yung kanilang atrium area sa third floor. Ano plano nila, architect? Plano nilang gawing garden deck, tapos may mga amenities. Yung mga patients or yung mga ano ng relatives ng patients, pati mga doctors. Dito yung relaxation area nila. Yes! Kala ko naman excited na excited. Hindi na naman mga nganak. So, recovery area, ayan po. Sugar, kung saan kayo nga, Greg? Cover. Magaling. O, tuloy po tayo dito. Ayan. So, may isa pang delivery room. Delivery room 301. And delivery room 302. Delivery room 303. Ah, okay. So, ito guys, yung wala pang sign. Cesarean section. Bakit po iba ang cesarean section? Ako, curious ako. Ah, kasi inooperahan. Okay. Ito yung cesarean section. Wala pang gamit. More or less, gets nyo na yung idea. Nandito po tayo sa NICU area. At ang ibig sabihin naman ng NICU, NICU, is Newborn Intensive Care Unit. Staff room, treatment plan, cohort, premature, intermediate. Outborn. Ano po yung sabihin ng outborn? Sorry. Ito yung mga babies niya nilalagay. Tapos yung viewing ng tatay. Ah, okay. So, dito yung mga babies nilalagay. Baka yung regular na part ng mga... And this is the breastfeeding room. Ayan. So, may special designated area for mommies na nagbe-breastfeed. And dressing room, syempre. Okay. Dito naman po tayo sa fourth floor. Ano naman po makikita natin dito, machine? Mga ward. Ah, mga ward. Na-imagine ko na kung gano'ng ka-busy ang lugar na to pag nag-ano na, no? Pasok po tayo sa isa sa mga ward. Ayan, ito yung... May mga kama na, makikita nyo na. May idea na kayo kung ano yung tsura. Makikita ninyo guys sa Manila Zoo from here. Ayan, oo nga. Ayan siya. Ayan. Yan mismo yung Manila Zoo eh. Although hindi nyo naman makita pa masyado yung mga animals, diba? Pero at least maganda yung view. Kasi maliwalas, may mga puno. Lahat naman ng... kwarto naman po dito, air condition naman po, diba? So talagang komportable ang mga pasyente. Ang swerte ng mga Manilenyo, sa sobrang ganda. Oh nga pala, sorry. Hindi, pero hindi. Yung ibig sabihin, ang swerte ng mga Manilenyos na napakaganda ng ospital na malapit lang sa kanila. Na pwede rin dayuhin ng mga ibang hindi taga Maynila din naman, diba? So, papunta na po kami sa 8th floor. Private rooms pala to. Sir Belita, ako may presidential suite. Okay. So, ito ang private room. Okay. So, ito yung sample na makikita ninyong
private room dito sa 8th floor ng bagong ospital ng Maynila. Welcome to my suite. Wow! Okay. So may ante room sila. Dito naman? Toilet. Toilet para sa ante room. Wow! Ito pa lang yung parang ante room yon. Ito parang sala ng presidential suite. Yeah, receiving area. So, may couch for your guests and for family members. Siyempre, yung parang ano talaga siya? Suite! Suite nga talaga. Tapos may dining area. Oh, may dining. May ref room kayo dito. Tapos ito, papasok pa lang tayo sa actual patient's room sa loob ng presidential suite. Ito po siya. So, ito ang patient's area dito sa presidential suite. Sobrang ganda. Ang lawak pa rin niya. Maaliwala siya. Siyempre, may banyo din dyan. Next area na pupuntahan natin ay ang pinakataas. Ayun. Helipad daw. May helipad pala dito. Tama nga, yung mga nakikita na natin yung mga medical drama. Pag may emergency na kailangan i-rush sa hospital, nagadaan via helicopter. So, may helipad dito. So, ito yung helipad sa pinakataas ng bagong ospital ng Maynila. So, to give you an idea, tingnan ninyo. Kita mo yung buong Maynila. Kita nyo yung Manila Bay. Kapag may mga pasyente na kailangan madali dito, immediate treatment or may emergency, dito dinadala yan sa pinakataas para may dala na kaagad sa loob ng ospital. So guys, ito nga ang helipad sa rooftop ng bagong ospital ng Maynila. Napakaganda ng view dito sa 10th floor, hindi, actually on top of the 10th floor. Malaking bagay ito kasi alam niyo na traffic dito sa atin, congested na ang kalye. So malaking bagay yung helipad, lalo for emergency cases. Yes. Or kung kayo naman, kailangan niyo ng organ, di ba? At manggagaling sa ibang ospital na hindi sa Maynila or wherever, dito yung dinadala sa helipad. Dinadala yan dito para matanggap ninyo kaagad yung kailangan ninyong organ. Okay, so nandito na po tayo ulit sa ground floor. Tinahak na namin yung buong, talagang inikot na namin yung buong. Sinuyod na namin. Maraming, gusto ko lang talaga magpasalamat. Architect, maraming salamat. Architect Ernie, Miss Sheila, Miss Rita. Ayan sa pag-accommodate sa amin, di ba? Imagine mo, nag-walk-in lang kami dito, talagang inikot na. Napakasipag at napakabait. Very accommodating. Tapos na po ang ating tour. Sana naman po ay natuwa po kayo at kahit papano, alam na ninyo, may idea na kayo what to expect pag bumukas na itong bagong ospital ng Maynila just along Quirino Avenue. So, ayan, nakakatuwa kasi nakita na namin. Actual, nakita namin hindi lang sa social media, hindi lang sa TV. Ang ganda talaga ng ospital ng Maynila at nakaka-excite na matapos na to. So, talagang lahat tayo makikinabang. Kahit hindi kayo taga Maynila, nakakatuwa naman. Dahil kami na taga Manda, isang tumbling lang, di ba? So, kung kayo, pwede rin kayong dumaan dito kapag kailangan ninyo ng ospital at mabuting healthcare. So, guys, thank you for watching. Don't forget to stay safe, okay? Magpabakuna na kung hindi pa, magpabooster na kung nagpabakuna na. Practice all safety protocols and social distancing, hindi pa? Maghugas pa rin ng kamay and all. Please subscribe to my YouTube channel. Please follow me on Facebook. Please follow me na rin po on Instagram, sa Laika, sa TikTok, at kung saan-saan pa. May popromote ka? Wala na po. Basta ilalagay ko na lang lahat dito sa screen at sa caption para naman hindi na kayo mahirapan. Maraming salamat. Thank you. I'll see you on the next video. Bye guys!